And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Let's pray, Panginoon. Salamat sa inyong magkabasa sa ito. Sa tayo ito, Panginoon, na mag-aagos na kami, Lord. Malala po yan. At hindihan, mag-aralan sa inyong libro po, sa inyong, sa Matthew. This time, Panginoon, dali po ang puso, Panginoon, isipan. At ang libro dito, Panginoon, na praise you to Lord, na matagal na po namin gusto ng malaman din. At again, ito po yung aralan namin sa Sunday night. At sa mga proverbs, so we pray na paganda namin ngayon na parang introduction, we pray ka rin po yung gagawin. In Jesus name we pray. Amen. 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 Alam mo, hindi na ako sa rin na hindi na ako. Hindi na ako. Hindi, mas maganda. Okay, so, yun na nga, no? So, end times. Alam niyo ba end times? Bulaklak na sinita nila is eschatology. Nasa ano ba yung mga harang? Yung mga harang din naman. Okay. So, dating talaga tayo dito. I mean, ano ba yung end times? Sabi nga nila, everything that nasa beginning has an end. Diba kasi, nag-alala niyo yung series natin, both lives, biggest question. Nandun yung dalawa doon is, origin and destiny. Dahil may pinagsimula ka, may gumawa sa'yo, hindi naman pwede forever yan. Ang forever lang, syempre, ang Diyos. So, wala siyang pinagsimulan, wala siyang katapusan din. Pero, kaluluwa natin ay may pinagsimulan, pero tayo ay hindi na matatapos. Hindi yung magkakaiba sa kaluluwa eh. Matapin na lang ang maraming karama. So, ano mangyayari sa end times ng mga tao? Ano sabihin, itong mga times na yung ganitong klase ng sanlibutan, ganitong klase ng mundo na alam natin na tayo'y tao, mamatay, another generation, iba sa mga sa Diyos, iba hindi, iba sa naalam talaga. Okay? Tapos, another generation na naman, gera na naman, lalakas yung isang empire, mamabahay yung isang empire. Ulit-ulit na, di ba? So, hindi ko na naranasan lahat dyan, pero nabasa natin sa Bible, history, at tayo naman talaga totoo. Pero nagtatapos lahat dyan. Okay, kahit tayo minsan sa buhay natin, siguro sa buhay ni kasi nakamatanda din ko, si Jamie, nag-asawa ka na ba sa buhay mo, di ba? Maganyan ka pala, di ba? Pero sa akin, naalala ko minsan yun. Ewan ko, mga problemado ngayon. Pero kahit pa minsan, yung mga bata pala nagtatrabaho, siguro mga 4 years na pala nagtatrabaho, no? Nakasawa ng buhay, kapasok pa naman tayo, traffic na naman, tapos galing na ng bod. Tapos nagkatabaho, kinabukasan, gano'n, kain, tulog, kahit. May katapusan yan, amen? Kahit yung mga batang to, hindi pa nila, pag gano'n pa lang sila, nakikita pa lang nila, tulog pa lang sila. So, napaganda ng cycle din na yun, no? Kung maayos ang ating cycle. Pero, lahat pwede magtatapos. Okay? Do you like it or not? Whether that's good news sa'yo, sabi ni, ano, mag-aasawa pa ako, pastor. Huwag muna, hindi natin may pigilan yan. Yung bata pa rin kami, ano, pinag-uusapan, no? So, yan ay darating. Bakit? Yan nga, everything ganun sa pili, sa pili. So, merong nilogong Diyos dyan, may mangyayari. At yan ay culmination nga ng times. Pero after naman, no, merong another world. Okay? So, exciting, di ba? Sino mahilig sila sa pelikula? Oh, nahilig ako dyan kasi nga, it captures our imagination, pero iba dyan, napakalami kalokohan. So, ito, magandang kwento to kasi totoo. At tayong kinabangan namin. So, isa tayo. So, ang setting ito ay sa, hindi naman kakaibang setting sa iba rin. No? Sila yung magkakasama, again, yung mga disipulo, that time. Sila ay talagang sumunod sa Panginoon. So, napadaan naman sila sa temple. So, ano ba yung temple? Ano ba yung temple? Ano yung temple? Pag medyo nasagi na natin lagi yan. So, yun yung ginawang sa
Kahit subuh, siguro tayo, di ba? Tapos yung kinakabisa natin yung tabernacle. Yung later yung tabernacle na yun, yung talaga ang pinagawa ng Panginoon sa kanila. Later yun ay pag nasa time of peace na sila at nakapasok na sila sa Promised Land. Nakakaisip naman yun si David na gumawa ng temple kasi alam na bakit ang gusto yun. Pero hindi pinag-gusto ng Diyos yung originally. Anyway, gumawa sila ng temple at after nung binalagi sila nag-sacrifice, okay, doon na ginagawa yung mga pero hindi sila nagtapa sa maraming panahon. Okay, pabalik-balik. Okay, doon na ako eh. Tapos ko na naman yun. Yung kita ka maraming offering na doon. Maalala mo, Solomon, Hezekiah, Josiah. Tapos, yung iba doon, puro kalokohan. Ganyan sila, parang judges din. Okay, pero yung temple na yan ay itong nakita ni Jesus, yan ay itong mga disipulo niya, second temple na yan. Okay? Temple of Zerubbabel. Kasi sinira na yung temple ni Solomon. Sila yung na-capture ng Babylon. So ngayon, parang sinasasetting dito, parang nabanggit lang ng mga disipulo, Lord, parating na nyo nga itong temple. Hindi nyo naman. Hindi natin alam kung ano yung exactong sinag-usapan nila, pero hindi nag-aralan din nga yung temple. Ang laki, no? Talo yung mga churches ngayon, mga bagay. Hindi sila kasi, ano sila eh. Gumpiyano na, religion pa. Kaya minsan talagang capture kaya yung iba, yun ang ginagaya. Gusto nila state religion, which is hindi dapat. Wala ka ng parang palataya, ano, kaya nangyayari din sa kanila. Eh, parang binibida nila, yun ang nakikita ko dito eh. Binibida nila kay Jesus. Ngayon, siguro, parang magkakataon na ng Panginoon, ha? Magturo. Ganyan siya, di ba? Preaching tayo yan, the master teacher. So, okay. Okay pala yan, ha? Sige, ganito, turo ko sa inyo pa yan. Sabi niya, and see you not all these things. Diba? Ang ganda niya, di ba? Verily, sigurado, I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. So sa Tagalog, may tindi niyo ba? Tagalog, nakikita niyo ba lahat ng mga yan? Sigurado na, ano, mayroong dating na panahon na yung gaganda niyang building na yan, puro bato yung pinagpatong-patong, okay? Walang matitira dyan na nakapatong sa isa. So sabihin, masisira din yan, especially sa time kasi nila, ganun eh. Alam nila yun, nung tayo nag-aaral ng Asian history, di ba? Ganun, ah, may kingdom, oh, meron na ang bagong hari. Ginagawa nila, pag galit na galit sila sa bansa na yan, ultimo yung mga building nila, ano, dinudurog yun. May kagay, hindi totoo yun yung sabi sa mga Hudyo na yung wailing wall. Anyway. So, may world pa rin doon, sabi dito, walang matitirang nakatayo eh. Okay? So, iba yun. Iba yung sinasang na rin yun. Okay. So, ngayon, siya naman ay umupo. Basta mo. So, siguro, medyo ano to, after ilang oras sa siguro to, mga naaalala nung itong mga disipulo, ano yung sinasabi mo kanina? Eh, nakaupo na sila ngayon. Okay, sila-sila lang. Okay, hindi na kasama iba dito, sila-sila na lang. Okay, nagtanong ngayon yung mga disipulo, sabi dyan, tell us what, when shall these things be and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world. Okay, nakikita nyo yun ha, malinaw yun. Tatlong bagay. So, alam na mga disipulo somehow na siya ay darating para, siguro hindi nang matindihan dito yung ibang bagay na papatayin siya. Sinabi niya na yun pa ulit-ulit, di ba? Pero hindi nila nakuha siguro. Pero ang alam nilang bagay talaga, siya ay darating at maghahari kasi, yun ang alam na nila eh. Yun ang bagay alam nila. So ngayon, alam niyo naman, mga disipulo, sino curious dito? Diba? Yung mga ako, naintindihan ko yung minsan sa church. So may mga tanong kayong gusto ko itanong, pero hindi nyo na itinatanong eh. Ganyan po tatay yung tanong ko eh. Diba? Ang dati ganun. So, kasi ang dami pang pwede matutunan. So sige lang, upo ka lang dyan. Aral ka. Pero minsan may mga tanong na ano eh, di ba, na alam mo importante. So, gusto mong malaman. So, may nagtanong sila dito at napaka-importante ngayon, end of the world. Okay? Mga pelikula ngayon, maraming nagdi-deal sa end of the world. Bakit kaya? Malapit na. Kasi alam natin eh, alam ng tao yan. Yung iba naman dyan nagmamak. Okay? And then, hindi matatapos to forever pag ganito. Pero iba alam natin yung sa puso natin, may beginning, may end yan.
Okay? So, paano ba ito? Anong nangyayari? So, sinagot ng Panginoon. Kaya maganda yung setting na ito eh. Pag-alala natin yung anong nangyayari. Ba't kailangan natin pag-alala ng end times? Last time, pag-alala ng destination, di ba? Anong pakinabang natin doon? Kung mag-end yun, matay ako. Matay. Ba't importante yung pag-alala ng end times? Patutunguhan natin. Alalahanin yung lesson natin, di ba? Origin as destination. Ang origin, para lang kung saan ang galing. Destination, ba't kailangan malaman? Mas magandang malaman mo. Preparation. Yun yun. So, pag sa ating, mag-resolve winning tayo, laging ganun. Nag-usapan natin yung bagay na yung pag-usapan, namatayan. Bakit? Kasi dati yun, alam mo dati yun, ang gagawin mo. Maganda ka. Kung sa kaligtasan natin, pinaglagaanan natin, tayo ligtas na, eh hindi tayo forever, ay hindi lang yun ang ating goal. So meron tayo after nun, mas less important, pero nevertheless important. So sa end times, kung aabutin tayo niyan, mas magandang handa tayo at nilang tayo, mga anak natin, at yung mga ibang tao na will come after us. So magandang mapaghandaan nila yan, yung ngayon, eh yung 20 posting pa lang yan, eh, timing pa lang ng rapture, hindi na makuha. So, aasa ka ba kung maintindihan? Tapos marami lang kasabi ka nun. Sabi, huwag natin aralin yan, punta natin, ligtas tayo. Okay, nakuha ko yun. Okay, yun, ano na. Let's move on. Okay na, ligtas na eh. 10 years will come past. Oh, mag-aralan mo, punta natin, ligtas tayo. 10 years lang ito, ligtas na tayo. Kailangan mag-aralan mo eh. So, kung mag-mature ng church, ang isang lingkod ng Diyos, tsaka tayo, member, hindi natin iwasan po. Amen? Tsaka dyan yun eh. Nakabasa ko yun, bata ka po eh. So, ito na ngayon. So, unang-unang salita niya, masinin nyo. Alam ko, magkakwento siya eh. Lord, kailan darating yan? Ano mangyayari? Ano yung sign? Okay. And Jesus answers to them, take heed that no man deceive you. Ganda, no? So, kahit sa, pag sinabing deceive, lulukohin. Okay? Pag sinabing take heed, mag-ingat kayo, makinig kayo, mag-isip kayo. Mag-ingat kayo na walang kahit sinong tao na manluloko. Ba't yun siyang introduction niya? Kasi alam na natin, ano, maraming manluloko. Dahil sa importanteng topic na to, ang talagang pag-set up ng Antichrist, dapat maraming manluloko. Hindi niya magagawa ito ng lahat tayo, mga talinong, alam natin yung Bible. Okay? Mangyayari lang to pag talagang kalat na kalat na ang apostasy, which is ngayon, gano'n na. Okay? Yung gay Jesus na yan, yung uso ko yan, no? Masira ulo talaga eh. Oh, hindi pa alam mo yun eh. Expected ko na yun eh. Maganda lang ko na, nahigising yung mga dahil magising. Nakabaklaan na yun, sige. Kala yun, tangkapin niya yan. Hindi niya, bababuhin tayo niya. Hindi yan, basta-basta. Anyway, ayun nga. Okay, huwag kayong papaloko. Ibig sabihin ngayon, itong mga sunod-sunod na to, malalim-lalim to, tapos ihanda natin yung utak natin. Ano yung mga panloloko na darating? Okay, isipin natin na. Okay. So bakit daw? Isa sa mga gagawin, okay? Kung kilala natin si Jesus, okay na. Sana, ganun lang nga. Pero hindi. Kasi sabi dito, for many shall come in my name, saying I am Christ. And shall deceive many. Ibig sabihin, yun ang papanggap na Kristo. So kahit kilala mo yung si Kristo, at yun nga, ito nga, baklang Jesus daw. Naloloko eh. So talagang niloloko, hindi nakakatawa yun. Nakakabwisit yun na nakakabahala para sa iba. Tayo, hindi tayo maniniwala doon, obviously, pero nababastos nga eh. So, may mga darating na ganyan. So ano yung mga alam yung false Christ ngayon? Aha po, may naligtas na iglesia. Mabait na tao. Siguro niya... Kasi hindi siya nag-arito eh. Siguro niya lucky boy. Lucky boy. Oo, yung pangalan niya. Yung ko talaga, pangayok ko talaga. Lucky boy. Iglesia siya, tinuturo sa kanila. Si Kristo ay tao lang. So that is a very good example ng Kristo another Christ, di ba? Hindi si Kristo yun, si Kristo ay Diyos. So pag may premise sa'yo na iba Kristo,
manuloko yung iba doon. So, huwag tayo magpaloko. Si Kim Buloy, sila ako ulo din. So, para sa nagbadya, huwag kayong paloko. Okay. So, maraming padarating. Huwag kayong mag-alala. Okay? Pero mag-ingat tayo. Pero at least tayo, natawa tayo din kasi kalokan. Pero yung iba, ako. Sabi nga sa inyo, kausap ko yung kahapon. Apat yung medyo matagal ko nakausap. Iba, isang, tawag ko, isang baptist na rin. Hindi ako nakarami kasi kantuan eh. Anyway, alam nila eh, di ba parang yung si Kibulo, yung yaman doon, ang dami na yung girl. Kaya kita tawa-tawa tayo ngayon, inisip tayo ko na maniniwala doon yung maniwala kayo. Nung unang, may makaerok ba rin daw? Wala naman sana. Kung makaerok ko yun, kalimutan nyo na yun. So naalala ko mo kasi, nung unang time na bumoto kami ni Bagano, 18 years old ko, exactly. Yung aerop yun, aerop yun yung alaban niya. Diminisyon, mga ganyan. Tawa ko yung tawa, hindi mo nanalo ito sa aerop. Nagkatawa na, tanga-tanga rin ko. Mas nanalo. Landslide pa. Nagtingin na kami ni Mark man. Nangyari. Diba? So kasi ganito nangyayari sa ating mga tao. Sabi natin medyo may utak tayo na konti sa marami. Hindi natin naiintindihan ng maraming tao dyan. Actually, tama pa yung magbotohan tayo. Magandang age yan. Nang napalbot natin bagay, Crescent Church. Okay, botohan tayo. May ano ba, may soul winning sa Sunday. Sino gusto na ano? Majority. Oy, okay, wala tayo soul winning kasi majority is box living. Maling-mali yun. Isang popular vote is madalas sa hindi. Sabi ng Panginoon, sabi niya, nakalimutan ko na rin, ano kaya nato ko. He that is popular, papalitplace ko na lang, okay, he that is popular in the sight of man is abomination to the Lord. Galing na. So pag popular sa tao, madalas sa hindi. Halos lagi. No? Mapula sa man mundo, abomination sa Diyos. So, huwag tayong magtaka, huwag tayong magpabanding-banding. Kung may maliligtas pa tayo, may member ni Kubuloy. No? Eh, sa Facebook, talaga nung direct-direct sa katang dun. And then si, ano, si, Nataman eh, nakachungatuloy, ganun. Yung huli mo nakausap, ganun. Parang gusto ko lang alisan talaga nung una pa lang kasi parang ang lasing na ewan eh. Tinatsagayin yun, hindi mo nang iiwanan yun. Anyway. So maraming naiiniwala dyan. Kaya huwag tayo magpalo ngayon na tayo medyo may edge. Kasi natuluan tayo, baptist ka ba? Okay? So anong gagawin mo? So masterin mo itong material na ito, yung Bible. Tapos later, pati ano, hindi lang yung Bible, pati yung delivery. Okay, gawin mong maayos ang testimony mo para madali ka mag-share. Okay, sabi dyan, shall deceive many. So, sigurado yun. Okay, so nakikita nyo yung picture. Medyo ano tayo. Medyo parang dihado. Pero mamaya. And verse 6, sabi dyan, and he shall hear, of course, and numbers of course, see that ye be not troubled, for these things must come to pass, but the end is not yet. So, kung binabasa ko dati ito, pero kung nare-realize kung alam ko rin yung revelation, summary ito, okay? Sama rin ito. Ibig sabihin ito, hinahanda rin tayo ng Panginoon. Ibig sabihin sinasabi niya, yung gera-gera, makapit na yung gera. Ano yan? Darating yan. Hindi ibig sabihin niya na yung World War 3, hindi yung end, hindi gano'n. Sabi ng Panginoon. Darating yan, pero hindi pa yung nakatapusan. Bakit? Sabi dyan, see that you be not troubled. Kasi ka, especially sa panahon natin, medyo malaki. Matagal-tagal na rin yung peace. Si Daddy, binambutan yung gera. 19 ano ka din? 45, may natapos yung gera. 43. Ah, ano ka din? 54. Wala na. Kaya na nga, yung pari, talagang masaya yung tao. Kahit paano, may world peace. Sa another generation, may ilang generation man yan. Minsan, di na natin alam yung gera. Di ka tulad nung panahon na kumato, sa binagawa natin, sa Exodus. Alam nila yan eh. Yung gera. So, lagi silang in guard. Okay? Alam nilang gera, hindi na nilang gusto. So, tayo ngayon, hindi na tayo
sa isang gera. Takot tayong magkagera ngayon. So parang sinasabi ng Panginoon ngayon dito, huwag kayong mabahala. Nangyayari talaga ang gera eh. Yung isang ginagawang katatakutan. Hindi ko isang ginagamit lang yan, yung mga tumatay ang stock market. Uy, ano mo may natirahin dito? Oh, may nag-invest doon. Ang gawin na lang, isang ba? Diba? Napansin mo? Kanina lang, ang balita, tumaas na naman ang stock. Eh kung may nagbenta na nun, hindi may nalugi na naman. Ganyan yan eh, minsan. Lokohan lang. So kaya ngayon, pinahanda tayo ng Panginoon. Kaya ano, gawin nyo lang dapat yung gawin. Magkakabalita, kaya mangyari yan, hindi pa yung nakatapusan. Okay? So yun yung mag-acquire nyo. Hindi na, pangunan na yun. So another mangyayari, mga events. Okay? Nation shall rise against nation. Gera. Kingdom against kingdom. Ganun din. There shall be famines and pestilences and earthquakes and diverse places. So ito din yung medyo pasok na to sa tribulation. Okay? Kasi pag nagkaroon ng mga gera, ano masunod niyan? Eh, siyempre, mga patay na body, hindi naman ililibing yan. Gera na eh. Labo-labo na yan. Ano nangyayari? Magkakaroon ng pagbutong, namatay, o gutong din yung, namatay din yung gutong. Measles, pestilences na. Alam niyo mga bata yung pestilence? Parang matinding marami na mamatay sa sakit. Okay. So dati ganun lang ano nila dyan eh. Hindi nila alam na dyan may science yan. Pero ngayon, tayo din natin malalaman yan. May mga doktor yung nagkagulo-gulo na yan. Baka gamitin nga yung mga bio-weapons, di ba? And earthquakes and diverse places. Ito may ginagawa ng iba kayo. Ngayon, dami yung lindo na. Ito may kahit na paano, nawawa ng iba, nag-iisip. Kaso, ang problema dyan, pag lagi na lang, hindi tayo effective sa pag-share natin ng gospel. Ngayon, sinabi niyo, limbol lang, sige. Yung mga tao is nagiging complacent. Tapos, regular of hearing na. So, yun yung mga ingatan natin sa ating sarili, saka sa ibang tao. Okay? Kaya aralin natin yung Bible, kaya yung ibang preacher, hindi ka natiwa-tiwala. Pag-usapan natin ng end times, sigurado ko ba dyan? Actually, malabo talaga yung revelation. Ano na yun? Hindi mo pala alam eh. Hindi parang yun mo. Kaya nagbabasa kayo, nag-aaral, basa-aaral. Later kayo gagamitin dapat ng Diyos. Kung may nag-full update sa inyo, sayang naman. Tamad-tamad. Ilang taong pinagawa ng Bible. Okay? So, kayo magtamad, ha? Amen. Okay, what's next? So, sabi niya dyan, these are the beginning of sorrows. So, yung sabihin niya, talagang iniisa-isa niya. Huwag kayong, hindi pa yan ang ano, hindi pa malalayan. Okay? So, hinahanda niya tayo. So, ano ba yung mga mangyayari? Yung mga, mapansin nito, lahat nasa Revelation to. Okay? Yung sa tribulation period. And they shall deliver you up to be afflicted and shall kill you. Okay, what's worse than that? So, naglilingdol na nga, may mga tao pang papatayin ka daw. Sino kaya yun? Dito, di masyado nabanggit. Kung napansin nyo, gera lang yun sa mga, ano, pero kung nasa bansa kang malakas, matatakot ka ba? Kung nasa US ka, kung nga sila parang yung malakas mo. Matakot ka ba? Parang sinasabi dito, kung believer ka, eh matakot ka ba rin? Kasi sabi dito, no, may ganun eh, they shall deliver to be afflicted and shall kill you and shall be hated of all nations for my name's sake. So yun yung kailangan tandaan natin. Yung mga Kristiyano sa end times ay gagalitan. Naranasan nyo ba magalitan? Magalitin yung tao dahil na kay Jesus? Hindi kayo sa opinion, hindi kayo godly. Hindi nyo pa naranasan nyo. Ano ba? Hindi mo siya sinishare. Pero actually, kahit hindi pa nga masyado eh. Pag medyo mabait ka lang, hindi ka sumasama sa joke nilang bastos. Medyo mayayari ka lang. Pero ito, pinapatay na eh. Ba't yung pinong level ko? Nangatakot na ba kayo? Dapat, you know, eh. Pero mamaya, hindi yung college. Okay. And many shall be offended and shall betray one another and shall hate one another. So, ano yung sabihin mo? So, dahil sa mga nangyayaring bagay, pag sinabi offend is, ano yung offend?
Hindi lang matiso, pero tama yun. Pero yung mababaw na offend. Sabi, nasaktan or na hindi rin nasira ka ng loob. Okay? Ano ba yan? May Diyos ba? Mga ganun. Matanggol ng mundo! May Diyos ba? Mga ganun. So, diba, napansin nyo ba? Kaya mga magulang, ang setting na ginagawa sa bahay, diba, inaayos ang binabahal natin sila. Nagpare, diba? Hindi natin sila inaaya mag-away-away lang dyan. Magkulit-kulit lang dyan. Bakit? Kasi pag nasana yan, diba ang attitude ng tao na, ganun din na, pag mayaman lang ako, bigay sa'yo lahat ng pera, nadali ka nang ma-offend. Okay, so tayo sinasabi natin ng balance. Okay, mukhang di nabuhay yun. O, nag-ganun eh. May present ba yan? Namatay ka na yun eh. Ano ka na yun naman yun? Pag-present ba yan? Anyway, many shall be offended. Ibig sabihin, ibig sabihin ito, iwasan natin yung maka-offend tayo ng to the point na ano, na mayiging masama yung tao. Ano nangyari yun? So yan, ganun. Yung familiar kayo, di ba? Sa sabi nila, mga area na bakit yung mga depressed area, depressed? Ba't ganun? Diba? Kasi nga, minsan nagkasama-sama yun. Doon minsan may mga sumisibol doon, di ba? Mga, minsan, doon nga mga yung naliligtas eh. Pero pag nagkakahawa-hawa yun eh. So pag may offended dito, ganun minsan dyan. Pag may offended dito, na hindi dapat ma-offend, okay? Tapos hindi na ayos ng baston. May ma-offend, may ma-offend. Bandang huli, sila, galit-galit na sila. So, kung ganun sa church, kung ganun sa mga, ano, lalo na dito. Sobra na yung depression nila, sobra na yung ang daming troubles, lumindol, puro gera na, di ba? Kaya nung panahon ng gera, doon din makikita yung mga ano, bakit kaya may mga loko-loko talaga na tao? Kasi wala silang sense of morality minsan. Na nakikita nila ang gulo, no? Yung naging norm na sa kanila yon. So, ganyan. Kaya na mangyayari, nakikita niya ba, nakatakot na. Minsan, kung nasa Amerika kung nari, maunlad yun, hindi tayo masako. Pero yung mismo sa bansa nila, paano na? Yung hinuhuli na yung mga Kristiyano. Ano diyo, ganyan na? Okay. Yan. Ano ba kasi parang isang ganun eh. Daddy, lang natin. Okay. Interruption po tayo, no? Pwede nga edit yan. Ay, ayun na. Ayun mo na po. Saling naman tayo dun eh. Okay, so yeah, pag marami nang offended ngayon, intimbin niya mo, galit! Kung nakakita ko yan, ganun tao. Nagkunting iiyin mo! Ayun na to, sabi nga ni Pastor eh. Sa bago sila dun sa magandang ano nila, subdivision, di first time daw nila ng magandang subdivision. Doon mga tao dito, mga mabay, kasi mayaman eh. Alam mo yan, may nag-aaway na, nagbubulo talaga ng baril eh. Pato, di ba? So may mga ganun, pag may problema sa asawa, may problema sa business, di ba? Ganun na, so nakatakot kahit andun ka sa sabihan mong safe place, nakatakot. Pag dumating yung panahon na to na di ka handa, okay? Ito yung darating, okay? So yun pa lang. Ngayon, ito nangyayari na ito ngayon, and many false prophets shall rise and shall deceive many. So ito yung nangyayari na ngayon yan. Okay, ang tao ngayon, minsan pag nag-sorwiling tayo, magalang tayo, maayos, alam natin yung Bible, say, sharean mo, ayaw. Inisip ko yun, problema pa. Maganda yung approach ko. Okay, wala namang masama sa ano. Bakit yung iba ayaw na? Kasi nasanay na sila sa mga kulto. Dami ng peke, dami ng peke. Inisipin nila, siguro lahat yung peke. Hindi nang totoo. Pag nasanay yung mga tao sa mga false prophet na yan,
Lahat na lang ganun. Okay? So, lalo ng panahon na to. Lalo ng siguro, dahil depressed na, may mga gano'n na yan. Dahil ano man dito, solusyon natin. Sa Diyos tayo. Kasi yung Diyos na kilala nila, hindi na naman totoo. Nakikita niyo yung picture? Okay, hindi natin matatapos to. Anyway, kaya sabi nito, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. So, parang isang tao ngayon, ba't nung tao to, wala taong pag-ibig, walang asawa, walang kahit sa pabaho, grumpy. Diba? Ang tao to, maniwala kayo, may nangyari dun sa tao ngayon. Sa buhay niya, hindi siya, hindi siya na-encourage. May nangyari muna dun. So, I believe, kasalanan na naman. Diba? Sino yung taong dito ano? Yung may kilala kang tao, parang wala ng konsensya. May nangyari doon. May ginawa sa kanya. At malamang may ginawa siyang sobrang kahuman-luman. Diba? So again, hindi ko siya walang pag-aser. Pero delikado yan. Kaya kung tayo, mga bata, kung sakaling dumating sa inyo yung panahon na sobrang makasala, bumalik ka lang sa Diyos, magtiwala ka. Humingi ka ng tulong, huwag kang mayabang pa. Nakating yan. Mga bata, ha? Okay. So yun ang mangyayari. Pag yung tao ay yung parang wala ng pag-ibig kasi because iniquity siya labang. So totoo yan ngayon, lalo na later. Pag puro kasalanan, kasalanan na eh lahat ng bansa, ganito na eh. Lahat na ng nalalaw, ganito na. So nakikita nyo, nakakatakot na yun. Buo kasalanan, tapos yung inaasahan ko supposedly, siguro mga magulang mo, mayroong ganyan mga example ngayon, bakit pinapatay? Yung anak, napaka-cute niya, bakit papatayin? Wala nang pag-ibig. No, ngayon, nangyayari sa US, dahil ina-abort. No? Tayo, huwag naman sana dito umabot siya, pero mangyayari din yan. Pag tayo nagpabayad, natin i-finish yung Bible, takot din tayo, wala tayong tiwala sa Diyos. Palagay niyo, hindi mangyayari sa Pilipinas yun. Nangyayari din yun. So I hope, maano lang natin, push natin. But, anyway, yun na mangyayari at sa malalang degree. End times, okay? May bigin tayo. Tila sa ating pinasasabi dyan, but he that endured to the end, and to the end, the same shall be saved. So maraming bagay, maraming beses natin itong sinabi, hindi po itong aligtasan ng kaluluwa, okay? Dahil niya na, may later naka-chat kayo, para maligtas, by faith lang po, hindi sabi sa Bible, kailangan mag-endure ka hanggang sa wakas. Hindi tayo mali nito kasi alam niyo na yung context. Yung sinasabi kaligtasan dito is kaligtasan ng laman. Okay, tignan natin dito sa banda dito lang. Ito lang yan. Ginamit ulit yung term na save. Pero nilinaw niya ang pinag-uusapan dito ay kaligtasan ng laman. Ibig sabihin, hindi ka mapapatay. Or at least, hindi kayo lahat. Okay? Kaya nga, ito na yung rapture. Okay, hindi tayo lahat mapapatay kasi tayo mga rapture before na tumindi ang gusto. Gusto na tayong patayin talaga na mga to. Hindi tayo mapapatay lahat. Yun ang mga sinasabi lang doon. Marami sa atin mapapatay, pero hindi lahat. So, maganda na rin balita yun, di ba? Kahit pa paano, kasi hindi natin maranasan yung sobrang tinte yung persecution kasi tayo yung pukunin na, okay? So okay, babalikan natin yung later. So yung sinasabi dito ha, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Yung sabihin, kahit pa, hindi, wala nang, ano to, wala nang pag-asa. Paano ka maliligtas kung may surveillance, di ba? Alam na lahat, hindi wala ka ng pera din, kasi sinequester na lahat. Parang sinasabi ng Panginoon sa'yo dito, hindi yan. Huwag kayong maglulusyo. Pag nakikita niyo, wala na tayong pag-asa, may pag-asa. Amen. Kasi, darating siya. Okay, yung sinasabi dito. Tandaan niyo yan, ha? So, minsan, dahil may piso dito, eh. Ulit-ulit. Eh, sabi, enjoy today and shall be safe. Alam niyo na, ha? Okay, hindi yan ang kasa ng talo, yan ang kasa ng laman. Ngayon, another sign na pagdating ng Panginoon, malapit na. Alam ba natin ang panahon, ang date, dating si Jesus, alam ba natin? May makakaalam ba? Pag medyo marami pa, wala.
Pero kaya may sinasabi dito, medyo malalaman nila, pero hindi eksakto. Pero medyo may mga clue. Diba? Ngayon yung bagyo, alam mo na kung anong oras lalabas ng pub eh. Diba? Pero kasi, ano lang yun, nature lang yun eh. Na-observan nila yun. Yung ganito ang ano, minus. Ito, medyo rin. Dati, hindi nila naipilip yun eh. Pero kaya, pag nakikita mo na yan, hindi ka lang maganda. Lalo ka maganda, hindi yung sarili mo, pati yung mga bata, ganda mo. Okay. Church. Another thing, sabi nito, this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, then the end shall come. So, yung sabihin, ang gospel po ay dapat may preach talaga sa mundo. Ngayon, actually, andun ang ano, yung gospel sa lahat ng mundo na. Hindi man na lahat, still, sa buong mundo, at least may nation yan, sa isang lugar niya, na-preach na si Jesus. Kaya itong bagay na to, hindi ko tayo magugulat, pwede mo nang check yan sa checklist mo, nangyayari na yan. Kaya sinasabi lang dito, kaya mas malamang, dating na pa yun, malapit na, kasi nga, ito, na-fulfill na yan. Okay? So, dito na tayo lalalim ngayon. So, 10 minutes lang tayo. Kaya natin, ano yung matapos natin, next week tayo tuloy na. Okay, so sabi dyan, where you therefore shall see. Okay, so sabi therefore, so parang sinabi nyo na yung mga maraming ibang signs, pero itong bagay na ito, pag nakita mo daw, okay? So tayo, yung abomination of desolation. Okay, tanda nyo yung term yan, abomination of desolation. Yan isa yung bagay na parang kumbaga sa, again, parang bagyo. Na noong una, umiikot pa lang yung hangin. Pero pag talagang umiikot na, may mata na, sigurado ng bagyo. So ito, pag nangyari daw ito, ito yun. Kasi yung earthquake, naman, yung gera, marami naman gera eh. Pero pag may sinet up na yung abomination of desolation, which is para mabilis lang, yun ay ang ating paniwala dyan, dahil malinaw naman yan, sa abomination, parang ano yan, idol. Alam yung idol? Usapan namin kanina ni Brad eh. Masama ba yung idol eh? Paano maliit lang na Jesus? Diba? So pag nasanay tayo dyan, maraming sasambag dyan. Okay lang. Hindi naman ako. Ngayon, eh, sino-sino, lahat na nagawa ng, diba? Pag, ibu sa ating tao ito, gawin ng statue. Diba, dapat ganun eh. Kaya ano, bigyan ng jacket. Oh, sino, dito eh, bigyan ng statue. Gano'n lang, kahit sino na lang eh. Kahit ang lino na salita na Diyos, huwag kang gagawa ng anumang bagay, sa kawangis ng tao, ng ibon, ng isda, okay? Huwag. Anyway, yun yung gagawin mismo nito. Parang talaga i-define niyo yung Diyos. Ito rin, talagang aasarin niya. Ayaw mo pala ng image, ha? Gagawa ko yung malaking image. Gano'n yun, di ba? Ano yung pinakamalaking Catholic statue? Rio de Janeiro. Oo, yung Rio. Yung Christ the King. Na hindi si Cristo yun, long hair eh. Yung mga loko-loko talaga sa mga. Anyway, sigurado ko, hindi pa yung pinakamalaking statue. Ay Jesus yun. Jesus, counted God. Pero may mas malaki pa doon. Sabi mo yan. Malaki yan yan eh. Okay? So itong ano, Antichrist, ba? Hindi pa patalo eh, sanay yung ano eh. So pag sinet up na daw niya yan, okay? At yan na yung abomination of desolation, sinabi niya ni Daniel niya, matagal na. At may mga later, pag doon na tayo sa Revelation talaga, nabalikan na yung Daniel. Nakasunod po ba? Ano, mukha nga na eh. Nag-disconnect na ba? Okay lang yan kasi medyo malalim. Pero sige lang, yung mga kuha niyo, iskunin niyo, okay? So may sinabi si Daniel the prophet na yung isa-set up yung image niya ng abomination that caused desolation. Pag yun ay sinet up sa holy place, ano yung holy place? So yung kalamihan na naniniwala, yun ay Jerusalem. Okay, kasi nga, yun ay tinawag na holy place sa maraming pagkakataon sa Bible. Kasi may kita natin sa 16, sabi nito, lalo na lalo.
Okay lang yan, mandinin natin yung ibang ano. Mabalikan natin sa next week. Sabi dyan, then let them that wish be in Judea flee to the mountains. Sa Tagalog, yung kami nasa Judea, yung Judea, yun, yung place din ng Israel ngayon. Pag ikaw din nasa Judea, mamira, mamundo ka na. Narinigyo na ba yung ano yun? Term na yun? Mamundo ka na. Punta ka sa bundo. Kasi nga, yung kanina pa lang, inuusig ka. May surveillance ka. Isa, kahit na paano, hindi na lumalagyan lahat ng puno. Sigurado. Kaya ngayon, pag magtatago tayo, dahil talaga yung pinagpapatay na tayo, may doon ka na sa bundo. So ano kaya ang bibitsyo nito? Yung sabi, sobrang tindi na ng persecution at talagang malapit na. Magpapatay, especially sa Jerusalem, kasi nga, andun yung Antichrist. Okay? And let him that which is on the housetop not come down to take anything out of his house. What's your shield? Isang bihan sa sobrang malapit ng pagdating ng Panginoon, bak, nasa taas ka ng, bahay mo, huwag ka nang bumaba. Para lang kunin yung kung anong kukunin mo. Isang bihan na talagang, ano na, hipita na. Okay? Neither let him that is in the field return back to take his clothes. Okay, and woe unto them that are with child, and to them that give suck unto this. Ano sabihin nun? So pag ikaw may anak daw yan, may mga malilitayang bata, pinapadede pa, medyo mas mahirapan ka. So again, inaano lang ng distill lang ng Panginoon yung imagination natin pa, para kompleto, no? So nung time ni Jeremiah, kung maalala nyo, ang nakabasa nila ba yun, ang tapos ng level, Jeremiah, kailangan niyo sinabi sa kanya doon? Sabi, huwag kang muna mag-asawa. Okay? Ngayon, pag-uusap namin ni Bad and Jika rin, nakasawa mo eh. Sabi niyo, kailangan mag-asawa ba? Kailangan takot pa eh. So anyway, sa panahon na to, yung kay Jeremiah, sabi kasi darating na talaga yung ano, huwag ka na muna mag-asawa. Para sinasabi, talagang mahirap pag may mga bata. Natakot na ba kayo? Magbalik kayo next week. Ilang verse pa ito, mabihira. Haba pa, mga tatlong linggo tayo dito. Okay? So, tama-tama, bakasyon. Ano pa, next week? Ano next week? 26 ang Thursday. Tapos, next Thursday. Kung na yun, may pasok mo. Wala pa kayo. Kaya pasok kayo, ha? Okay. Sige, so at least taposin natin ang umbihira, ano? December, end times tayo. Amen? Question? Okay, okay, question. May maliligtas ba? Ano? May maliligtas ba? Sa time po. Sa end times, after ng rapture. Hindi sinabi sa Bible, pero malamang yun. Kasi may nag-preach pa eh. May preacher pa, ang dami. One prophet, two prophets, two prophets. So, malamang meron. Tsaka yung angel, dalawin niya yung ano, everlasting gospel. So, meron yan. So, maganda tanong yan kasi iba, hindi na niniwala, wala na ito eh. Kesyo kasi yung sabi na sa 2 Thessalonians 4:7, Holy Spirit daw yung nawala eh. Hindi naman totoo. So, may maliligtas pa yung bilhin. Okay, question. Question, end times. Sana. Salin. Okay, sige. Try natin yung item natin ng hotel. Si ano, nag-response si ano sa chat. Nasubi na ulit. And it's great, ano, maraming salamat sa bagay tuloy na okay, may kalaya kami na pagpangaral at inaaral. We pray na ito po yung matatagal pa. According to you, will, Panginoon. Maganda kami para sa darating na itong bagay, Panginoon. Hindi natin ito maiwasan. Pwede siguro i-postpone, but we pray na at least pagkakasipan na namin for rewards ay nung kalooban, mga sinabi, maligtas yun na kami. But for other things, ang ibang taong ano, maligtas na nawa, mas maraming mas maligtas na kami. Pero maraming natin siguro ng bagay. Yung isa pag-aaral, Panginoon, hindi kami bibitaw, Panginoon. Lalo kami ma-excite as we turn to these pages, Panginoon. As passages na deal with these things, Lord, na medyo masyari, Panginoon, na hindi nila naaral, whatever reason, baka na-discipline ko, Panginoon, dahil gusto na ako, Lord, so we pray, Panginoon.
po as a church ay we will be excited about this. Pag-aralan namin itong napagandang bagay mo kayong times. Today also noon sa gawain ng pabaw, sa holidays, Panginoon, na kami po yung namin sa kong lugar, Panginoon. Ito muna natin sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen! Amen.